Hey guys, welcome back to our programming tutorial in Java. So last video, ginawa natin about is conditional statement. So mayroon tayong if statement, if else, then mayroon din nested if statement. So hindi na natin nagawa yung nested if statement, but the logic is there. Okay. So ngayon, ang gagawin naman natin is about string manipulation. Yung string manipulation sa Java is marami siyang gamit. Okay? So iisa-isahin natin yung mga gamit ng string manipulation in Java. So now, gagawa tayo ng isang class, okay, para doon natin gawin yung program about sa string manipulation. So gawa tayo dito, right click ka dito, new classes or class. Lagay natin dito yung string manipulation. Then click natin yung public static void main para pag click natin yung finish, mayroon na tayong code. Okay? So hindi ka na magta-type nito from scratch. So automatic yung Java gagawa na siya ng default code. Okay? So, maglalagay ka na lang dito ng additional mong code sa gitna. Okay, so ngayon, paano natin gagamitin yung string manipulation? String manipulation is more on string, okay, yung ginagawa niya. So, iisa-isahin natin yun kung ano yung mga gamit ng string manipulation in Java. So, marami siya. So, isa-isahin natin. Okay. So, for example, gagawa tayo dito ng variable str is equal to yung s, case sensitive siya, kaya kailangan yung s nyo is malaki. Okay. String, comma, semicolon, welcome to Java string manipulation. Manipulation. So, gusto mong sabihin, minamanipulate natin is about string lang. Yung string, it means mayroon siyang double quote na ganito. So, pag mayroong double quote at may laman yan sa gitna, ang tawag dyan ay string. Okay. So, ngayon, gagamitin natin is yung gamit natin yung isang string manipulation na what you call this one, na parang function. Okay, function siya. So, ano yun? So, mayroon tayo dito tinatawag na char at. Okay, so ito, for example, para may display natin, system.out.print, okay, ln or next line, ilagay natin itong str. So, ngayon, pag print natin siya, okay, pag nirun natin siya, ang lalabas dyan is welcome to Java programming or Java string manipulation. Okay. So, ngayon, gagamitin natin yung isang function na kung saan i-print natin, okay, print ln. Ln is next line. Okay. str.charAt. As you can see, kung makikita nyo, lahat yan, ito yung mga gamit ng mga string. Okay? Meron tayong charAt. Ito, code point. Okay. So, more on string. Kung makikita nyo dito, string. Yan. So, marami siyang gamit. Okay. So, pero gagamitin natin ito munang charAt. Ang sabi dito, returns the character value of the specified index. So, gusto mong sabihin, makukuha natin, okay, makukuha natin yung letra or letter doon sa string na yun. For example, pag nilagay ko dito 5, okay,
ano kaya ang magiging output niya? Ang magiging output niya pag nirun mo to, so letter M. So kusong sabihin, yung letter M is panglimang index. Okay. So bibilangin nga natin 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6. So panglima siya kasi ang bilang nito is 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, laging nagsisimula sa index 0 yung sa string manipulation. Okay, yung pagbibilang ng string ay magsisimula lagi sa magsisimula lagi yan sa 0. Okay. So, yan yung gamit ng CARAT. Okay. So, gamitin naman natin yung ibang. Okay. So, for example, gawa tayo ng another example dito. Copy-paste ko to. Gusto ko number 10. Okay. Ipiprint natin yan. So, letter number 10. Gustong sabihin, yung 10 is space. Kaya, hindi. So, lagyan natin ng 11. Ayan, letter J. So, yung number 10, ito yun, no? Ayan. So, ngayon, ito yung number 11. Yung letter J. So, gusto mong sabihin, gamit yung CARAT, okay, gamit yung CARAT, makukuha mo yung letter doon sa string. Okay. So, napakadali nitong gamitin kasi kung gusto nyo makuha yung letra doon sa isang string, madali lang ito para sa inyo. Okay, mayroon naman tayong tinatawag na code point at. Okay? Code point at. So, gamitin naman natin itong code point at. So, system, okay, dot out, dot print, ln, str, okay, str. Lagi nating ginagamit yung str kasi yan yung string, ano? Ito yung value. So, ang gagawin natin is code point. Ito na naman. Oh, so, lalagyan natin ang index. For example, 11. Okay. So, ano ang magiging result niya? So, ang magiging result niya, tingnan natin kung ano ang ilalabas ng code point. So, gustong sabihin ng code point at, okay, ito, yung character, a car at, ang gamit niya is to get or to return the specific to return the letter, okay, by this index number 11. Pag number 12 yan, kukunin niyan yung letter A kasi yung letter J is pang 11, yung letter A is pang 12. Okay, so ngayon ito naman yung code point at. Okay, ano naman ang gamit nito? Gamit nito is to return the index number. So, gustong sabihin, pag nilagay mo dito is hindi in index number, yung pang return the number. Return the number of kung pang ilang letra siya. Okay, index number of letters. So for example, ito, gustong sabihin, hindi siya, hindi, alisin natin ito, mali ito. Return the number of, okay, for example, ito, 11. So for example, lagyan natin ng 2. So ano ang magiging output niya? So, 100, 8, yung 2, 0, 1, 2, yung L, ito yung katumbas nung to return the value of letter. Okay? So, pag 1, okay, yung letter E, 101. Yung 0, yung W,
Ang code point at niya is 87. So yung letter 12, ang letter 12, 97 yung letter A. Yung letter A, 97. So mayroon siyang code, ano, kasi sa programming, kung may isi-search natin to sa internet, punta tayo dito, in Java, code point in Java, ayan. Yung code point in Java, mayroon siyang, wait lang, hanapin natin. Ayan. Code point in Java, Unicode point in Java, character, code point in Java. Code point in Java. Code point ito, sample. Code point, maraming sample dyan ng car at mayroon din tayong code point. Yung code point is halimbawa, ito yung mga, yan, ito yon ASCII code. Yung tinatawag na ASCII value. So, yung letter A, may value siya. Kung ito, letter N. Yung letter N, kung bibilang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. For example, 35. Tingnan natin kung hindi tayo kamali ng bilang. 35. Ah, sobra. So, 34. Tingnan natin. Yung letter A, 110, 34 is, hindi, letter A, 34, letter N, okay, yung letter N, 110, letter N, for example, 1. Yung 1, 101 siya. Yung 2, 108. Yung L, ay yung 99. Yung letter N, ay letter L. Ang natin na 5, 109. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung 7 siya, kailangan wala siyang makita. At 32 yung space. Okay, so sana nakuha niyo yung gamit ng code point. Ang code point returns the Unicode of the character. Okay, for example, itong number 1, okay, 0, which is itong W, ang Unicode niya is 87. So, kung may W tayo dito, W ulit, limbawa lang,
Kasi 2, dapat ang lumabas dyan, 87 ulit. Oh, 109. Ah, kasi maliit. Pag malaki, may kanya-kanya, dapat 87 yan. Ayan. So, gusto mong sabihin, every letter, mayroon siyang katumbas na ASCII code o yung Unicode niya. So, every number, mayroon siyang katumbas na, or every letter, mayroon siyang katumbas na number. Okay? So, dito naman, gamitin naman natin yung code point before. So, yung code point before, ito yon system key dot out dot print. Okay. And then, str dot lagyan na lang code point before. Yan. Sabi dito, returns the character Unicode point before the specified index. So, pag nilagay mo dito is code point before. Okay, halimbawa nilagay mo dito 1. So, okay, 1. Pag nilagay mo siya, ang i-convert niya is 87. Yan yung value nito na yung W nung before. Kasi ito letter A 101, yung before niya 87. Nagets nyo? So pag example 2, okay, ito 2 rin. So dapat ang mangyari dito, kung ito 2 yung letter L, ito letter E. So, may katumbas yan na value, which is before ito. So, gustong sabihin, yung code point before, kung makikita mo ito, system.out.print, okay, str, dot code, code point, at, okay, lagyan natin 1. So, ang kukunin nito, sige, so ito code point 1, tingnan mo ha, yan ang, yung code point 0, 1 to yan ha. Yan. Ito yung code point 0, ito yung W. Ang W, ang ASCII code niya, or unique code, Unicode is 87, yung W. Yung letter E, 101. Yung 2, kung ilalagay mo 2, ang ano niya is 108. Kaya lang, pag code before, makukuha mo kung ano yung code bago itong index na to. For example, ito. Kinuha mo yung letter L. So, yung letter L, may code siya, pero ito ang kukunin niya. Okay, yung before that index. Okay? So, nag-gets niyo yan. So, kung makikita mo, ang 0 is 87, yung 1 is 101, itong 2, 108. Wala, teka mo. I-print natin ulit. Print natin ulit yung ito. So, 2. Ayan. Kung makikita mo, 87, 1 yung 101, 108. Ngayon, nung nasa 108 ka, ang kinuha mo ulit, 101, yung before. Code before. Okay? So, gusto mo makita yung code nung bago yun ang lalabas. Okay. Yan yung code before. Mayroon naman code point count. Okay. Ito system
.out.print and then str.codePoint count yan. So dito sa codePoint count meron tayo dito begin index and end index. So 0 to 2. Tingnan natin kung ano magiging output niya. 2. So gustong sabihin 0 to 2, 0, 1, 2. Ito yun, yung tatlo. 0, 1, 2. Pag nilagay mo dito 0, 1, okay, ang ano niyan is 1. 0, 1. So code point count pang ilan yung pang ilan yung string na yun. Okay. Yung 0 to 1, itong begin mong from 0 to 1, ito, pang ilan yan. So, 0, 1. Kasi ito, 0 to 1. So, kaya ang sinunan niya is 1. Pag ito nilagay mo is 2, okay, 0, 1, 2. So, magiging 2. Yan. Binibilang niya lang yung Unicode niya. Kung pangilan niya. Yan. So, marami pang mga string manipulation na makikita naman sa internet yung iba. So, yan lang yung pinaka-basic niya. So, mga gamit ng sa Java. So, I hope marami kayong makuha kung paano siya gamitin. So, hindi ko na iubusin lahat yun kasi medyo marami. Pero, ang pinapakita ko lang dito kung paano siya gamitin, paano siya i-convert sa code. Yung pagko-code niya is ganyan. Okay, ito para ano? Ito, str, print mo lang to. Okay? Itong number 5, gustong sabihin yung panglima, letter M. Yung pang number 34, ito naman, letter N. Pag ito naman, 0, ang Unicode niya is 87. Ito naman 1, ang Unicode niya, okay, is 101. Yung code point number 2, code point at number 2, 108 siya. So, may mga code siya. Ito naman yung before. So, kung number 2 ka, kukunin niya yung number 1. So, para marami. Ito naman, ibibilang niya kung pang ilan yung kinuha mo index. Okay. Pang ilan siyang index. Okay. Pag 0 to, sabihin, from 0 to 2, 0, 1, 2 hanggang L, ang bilang niya lang is 2. Okay. Kasi magsisiro, magsisimula siya sa 0, 1, 2. So, I hope maintindihan nyo kung paano gamitin yung string manipulation. Mayroon pa tayong tinatawag na mga substring. Okay. Ito naman yung mga pagkunka. Paano mo makukuha yung mga particular letters dun sa string na ano. So, ilagay natin dito is str.substring. Mayroon tayong substring. Okay. Pag nilagay ko dito 5, ano ang mangyayari? So, ito yung substring. Yung substring niya is me. Manipulation. So, gusto mong sabihin, from 5, substring from 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Simula sa 5 hanggang dito, kukunin niya. So, ito yung kinuha niya. So, gusto mong sabihin, gusto kong kunin yung number 30. So, ano magiging output niya? At ito na lang. So, hanggang dito, yan. Hindi niya nakinuha kasi ito, pang 30, ano na to, index. So, ito na lang yung output. Yan yung gamit ng substring. Okay, so, paano, sir, kung gusto kong kunin, okay, paano ko gusto kong kunin yung
ibang letters lang dyan. For example, from, ito lang. For example, to job, ha, ganun. Alamin natin dito, itry natin. Paano gamitin. Ito gamit na gamit sa programming mga substring na yan. Okay. Dot out, dot print. Okay. And then, str dot substring. Mayroon tayo ditong begin index, tapos mayroon tayong end index. So, for example, nilagay ko dito is 3. Tapos dito is 5. So, ang mangyari niyan, ang magiging output niya pag nirun ko, is kukunin niya lang yung action day. Ito kasi, nilagay niya na yan. Hindi, alisin natin to. Okay. Yan, 3 to 5. Ang kukunin niya is ko. Ito lang yung kinuha niya. Okay. From 3 to 5. Pag itong nilagay kong 2, itong to Java, ito ang kukunin ko. So, dapat magbilang ako ng 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8. Okay, 8. From 8. Okay, ilagay ko na dito from 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, pag bibilang nyo, kaiba kasama yung space. So, lagyan natin 14. Okay. So, mangyari dyan, kukunin niya lang dito yung natin to ln para makita yung substring niya kung saan nagkuha. Ayan. Pag 30, kinuha niya yung action. Ito lang ang kinuha niya. Okay. Pag 8 to 14, to Java. So, ito pala 15. Mali yung bilang natin. Okay. So, 8 to 15, to Java. So, gusto kong sabihin, kinuha ko lang yung gitna. Paano kung ito lang yung kunin ko? String. So, dapat magbilang ka dito ng simula dito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, from 16, okay, magagawa tayo dito ng isa pang from 16, na index, dito siya. 16. Okay. 17, 18, 19, 20, 21. So, dapat ito 21. So, pwede niyong palit-palitan pag nakita niyong mali yung ano. So, ito pala hanggang 22. So, mali yung bilang. So, 22. Yan. So, ayan. So, gusto mong sabihin na pwede mong hati-hatiin or pwede mo yung kunin lang yung mga gusto mong string dito sa loob ng word na to. So, ito kinuha niya lang yung ito kinuha niya yung Asian, ito yun. Ito naman, Java lang ang kinuha niya from 8 to 5. So, kailangan mabilang niyo yung letter. Ito naman, from 16 to 22, string lang ang kinuha. Ito lang ang kinuha. So, ito, yung mga cool points, madali lang naman. Gagamitin niyo lang sa maraming gamit siya. So, marami pang ibang mga string manipulation. Kaya lang, pinakita ko lang dito yung mga importante na kung saan ito gamit na gamit to, ano? Gamit na gamit tong tatlong to para makuha niyo yung string doon sa loob ng mga words or string din, okay? So I hope may mga natutunan kayo kung paano gamitin yung mga function na gamit yung string string function dun sa Java, itong Java to, ano? So I hope you understand. So maraming tutorial sa internet, kaya lang how to use that one, this is the one. Okay, I hope you understand. Thank you.